And finally, fully verified na nga yung GCash account ko. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mabilis na mag-fully verified ng isang GCash account. In just 5 minutes ay fully verified na yung GCash account mo. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro. Yes, may bagong update na nga po sa pag-fully verified ng isang GCash account. Sa pag-fully verified ay isa lang naman po yung kailangan. Dapat meron kang valid ID. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay i-update po muna natin yung GCash application natin sa Google Play Store. I-type lang natin yung GCash at kapag open na po yung nakalagay, ibig sabihin updated na po yan. Pindutin lang po natin yung open. After po niyan, i-type lang po natin yung MPIN para makapag-login po tayo. Para naman po dito sa may biometrics ay skip lang po natin yan para makapag-fully verified muna tayo. Nabuksan na po natin ang ating GCash account at ang next step ay pindutin lang po natin yung profile na nasa baba. Kung makikita nyo po ay nasa basic level pa lang po yung GCash account ko. Mamaya nga po ay fully verified na po yan. Ang next naman po ay pindutin lang po natin yung verify now para makapag-fully verified na po tayo. Kapag fully verified ng isang GCash account ay mas maganda dahil magagamit natin lahat ng features ni GCash. Scroll down lang po natin at pindutin yung get started. At syempre, maganda ng valid ID. Make sure lang po na readable ang information sa ID, upload a real ID, hindi photocopy, dapat mag-match ang ID photo at selfie mo at syempre tama ang lahat ng information. At dito po sa may list of accepted IDs, makikita mo po dyan yung mga ID na pwede mong ipasa. Then click lang po natin yung next. At dapat selfie ready ka. Make sure lang na clear at hindi blurred, wear proper attire, walang suot na cap, mask o salamin, solo, walang ibang kasama. After po nyan ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Siguraduhin tama ang personal information. I-double check pong mabuti lahat po ng sinasagutan natin at kapag okay na ay pindutin lang po natin yung get fully verified na nasa baba. After po nyan, tell us about yourself na kung saan ibibigay po natin yung birthday po natin. Are you a Filipino? Sasagot lang po natin dito ay yes. After po nyan, kapag okay na ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Ang next naman po ay ang pag-submit ng valid ID. Sa ngayon po ang mga accepted IDs ay driver's license, UMID, postal ID, passport, SSS ID, PRC ID, pag-ibig ID, national ID at e-fill ID. Kahit anong valid ID ay pwede mo pong isubmit kay GCash basta nasa listahan po ng mga pwedeng isubmit. At dahil driver's license po yung meron ako, ito po yung pipiliin ko. Pindutin mo lang yung select ID na nasa baba kapag nakapili ka na ng ID. Tandaan, upload a real ID, not a photocopy. And also, ID should be readable and inside the capture area. Dapat malinaw yung pagkakapicture mo sa ID mo. At pindutin mo lang yung OK na nasa baba. At ngayon naman po ay i-scan or pipicturean na po yung mismong unahan or front side ng ID mo. Yung mismong harapan ng valid ID mo po yung pipicturean. At kapag okay na, proceed naman tayo sa selfie. Wear proper attire and your selfie should match your ID photo. So dapat ikaw mismo na may-ari ng GCash yung mismong magse-selfie. Remove your cap, mask or glasses para hindi po natatakpan yung mismong mukha mo. Just make sure lang po na i-take note lahat ng reminders about sa pag-scan ng face or pag-selfie para syempre hindi po magka-problema. Kapag okay na ay pindutin mo lang po yung next na nasa baba. So ayan, magse-selfie na po tayo or mag-scan ng face. I-blink lang po yung eyes natin at ganun lang po kabilis yung pag-selfie. At ngayon naman po ay proceed naman tayo sa pagsagot ng form about sa ating personal information na dapat match po sa valid ID natin. Submitted details should be complete and spelled correctly para hindi po magka-problema sa pag-fully verified. Then click OK. Malaking tulong po yung pag-scan ng valid ID natin kanina dahil automatic na pong may sagot yung ID type, ID number,
first name, middle name at yung last name po natin. So hindi na po tayo mahihirapan sa unang sasagutan po natin. Ang sasagutan na lang po dito ay yung salutation kung Mr. or Miss, then proceed na po tayo sa nationality. At para naman po sa nationality, nasa unahan na po yung Filipino at pindutin lang po natin yan. At proceed naman tayo dito sa may civil status. Dito po pwede kayo pumili kung single, married, separated or widowed. Depende na po sa inyo yan. Ang next naman pong sasagutan ay yung place of birth or lugar ng kapanganakan. Dito pipili lang po tayo ng province and city kung saan nga ba tayo pinanganak. Madali lang naman po yan dahil may pagpipilian na po. At dito rin po sa may address in the Philippines or kung saan ka nakatira sa ngayon ay may pagpipilian din po dyan. So hindi ka na po mahihirapan. Make sure na i-double check mo lang po at kapag okay na ay proceed na po tayo dito sa employment type. Kung ikaw ay government employee, OFW, private sector employee, self-employed, student or unemployed, pili ka lang po dyan. Then ang next po dyan ay yung rank and position at may pagpipilian din po. At dito naman po sa may employer or business, nilagay ko lang po ay NA. Then ang next naman po ay yung nature of work. So dito pipiliin mo lang po yung field kung ano nga ba yung ginagawa mo sa ngayon. At dito naman po sa may source of fund, tinatanong kung saan manggagaling yung pera mo. Ang kadalasang pinipili po dito ay yung cash on hand, kaya pipiliin ko po yan. And for the expected monthly transactions ay may tatlong pagpipilian po dyan. Below 50,000, 50,000 to 100,000 at above 100,000. Depende na po sa inyo yan. Ang next naman po ay yung main purpose of opening an account. Ang kadalasang pinipili po talaga dito ay savings kaya ito po yung pipiliin ko. At may dalawang questions na kailangan nating sagutan. Are you a politically exposed person or PEP? Sasagot po natin ay no. Are you the actual owner of the account? Ang sasagot po natin ay yes. Then click next. Review your information. Make sure lang po na i-double check po natin kung tama at accurate lahat ng sinagutan po natin kanina at kapag okay na ay pindutin lang po natin yung checkbox at pindutin lang po natin yung confirm na nasa baba. And after po niyan, maghintay lang po tayo saglit at may lalabas na, we are verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. Ang kagandahan ay sobrang bilis lang po dahil after ng ilang minuto, congratulations! Your account has been fully verified. At ngayon, i-double check ko po yan sa my GCash account ko. Pipindutin ko lang po yung profile na nasa baba. And finally, fully verified na nga po yung GCash account ko. Ganun lang po kabilis at kasimple kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account. Kung mapapansin niyo po ay mabilis lang pong na-fully verified yung GCash account ko dahil nga po sa valid ID na ginamit ko. Kaya ang simpleng advice ko po sa inyo ay gumamit po kayo ng valid ID na nasa pagpipilian kay GCash. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang mayawanang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!